Welcome back to our YouTube channel. My name is J. Kenneth Estaño. Last year, gumawa ako ng video about sa AMD Ryzen 5 3400G. In our previous video, ay napanood nyo yung aking build sa Intel Core i5 10400 with GTX 1660 Ti. So, in this video, ay gagawin ko naman ng vlog yung PC build natin nung nakaraan, kung saan ko ba nabili yung mga parts at kung magkano nga ba yung inabot ng ating PC build. Kung ikaw ay bago pala sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to our YouTube channel, ring the notification bell at huwag kalimutang i-like ang ating video. Kung sa tingin mo ay nakatulong sa iba, you can share this video. Ang purpose ng PC'ng to is gagamitin ko for video editing at gaming. Yung kasi nakaraan kong desktop na Ryzen 5 na 3400G ay hindi na talaga kinakaya for editing. Kaya napilitan ako mag-upgrade for this build. So, unahin ko dito yung CPU. So, yung ating CPU is Intel Core i5 na 10400 na merong 6 cores at 12 threads. So, bakit 10400? Ba't di ka na lang nag-11 gen? Ito lang kasi mas mura sa market ngayon. Ba't ka naman hindi na lang nag-10400F? So, kailangan ko po kasi yung integrated graphics ng Intel para sa Quick Sync para sa Adobe Premiere. So, mas napapabilis kasi noon yung ating editing with Quick Sync technology ng Intel. So, nabili ko po yung processor sa Tech Heaven sa Shopee for only 9,100. Next, for the motherboard, napili natin yung Gigabyte B560M DS3H AC na merong Wi-Fi. So, AC Wi-Fi po yon. 5.3 sa EasyPC Shopee. So, bakit ka hindi na lang nag-Z-Series? So, hindi naman kasi na-overclock yung CPU natin. Kaya, hindi tayo pwede mag-Z-Series. Ba't ka naman hindi na lang nag-H510, H410? Kasi, yung B560M is meron po siyang RAM overclocking. Tsaka mas maganda kasi mga VRM system ng B560 at tsaka yung kanya mga fan headers, meron po siyang RGB headers kumpara sa mga ordinary na H series na motherboard. For the GPU is napili natin yung Asus TUF Gaming na GTX 1660 Ti Evo OC Edition. So, yan. Yung GPU na yan is nabilig natin sa Octagon ng almost 24,000. So, medyo may kamahalan din. So, baka may magtanong dyan o baka may mag-comment dyan. Ba't ka na lang hindi nag-RTX 3050? So, ito lang kasi available sa lugar namin. Kaya, ito lang nabili ko. Tsaka wala akong pang-cache. Joke lang. For the memory is napili natin yung Kingston Fury Beast RGB na 16GB na kit. So, 8GB times 2, ba't ka na lang hindi nag-16GB na isang piraso? Kasi po yung dual channel na memory is napakalaki ng performance gap versus sa single channel na 16GB. So, yun po yung dahilan kung bakit po tayo nag-dual channel kit na memory sa halagang 4.8 sa PC Express. Next, for the storage, so SSD, SanDisk SSD Plus na 120GB, 1.5 sa Octagon pero mas mura sa Shopee. And then, Seagate Barracuda na 1TB sa PC Express for only 22 pesos. Next is the cooler. Napili natin yung Bixby 120mm na AIO. Ba't ka na lang hindi nag-air cooler? So, nag-iingat lang po ako. Baka kasi mamaya pag kabit ko ng air cooler na tower, baka sumabit sa RAM. Pero ba't di mo na lang ginamit yung stock cooler ng Intel? So, napakaliit kasi ng heatsink ng stock cooler ng Intel kumpara kay AMD. Kaya nag-AIO ko. So, 1.5 lang po yan sa Shopee. Next, for the power supply, napili natin yung Corsair CV650W na 80 plus bronze. So, nabili ko yan sa Octagon for almost 4,000 pesos. So, medyo may kamahalan talaga dyan sa mga store na yan. For the case, napili natin yung Dark Flash na DLM21. So, 22 pesos sa Octagon. So, halos ganun din naman sa Shopee. So, bakit ko napili yung ganung case? Kasi maganda kasi yon at meron po siyang hinges. Sa halit na mag-screw ka pa para i-open case. So, dito, ihilahin mo na lang, pwede mo na ma-open. Napaka-convenient na mag-open ng sa case na to. At napakaganda ng spacing for the cable management. So, yung inabot ng ating PC build is inabot tayo ng 54,500. Wala pa yung mga fan doon. So, kung napapansin nyo yung build natin, yung PC natin is wala pa siya mga fans. Kung isasama ko yung 6 pieces na yun, is aabutin ako ng almost 56,000 pesos. Pag sinama ko pa yung mga peripherals, keyboard, mouse, monitors, speakers, headset,
baka umabot na tayo halos ng 60,000 pesos sa kabuo ang PC build natin. So, in the next video naman, gagawin ko ng benchmark for the editing kung sakali may time na ako. So, sa ngayon kasi guys, is sobrang busy ko talaga sa work ko. So, nawawalan na ako ng time talaga mag-edit, mag-take ng videos. Kaya kung napapansin nyo yung channel natin is natutulog na talaga. As in, napakatagal na tayong walang upload. Parang birang-bira na nga ito nakapag-upload dito. Kaya sana naman mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Pakiclick na rin na notification bell para naman ma-notify ka sa mga bawat uploads ko. At kung nagustuhan nyo, you can click the like button. At kung sa tingin nyo naman ay nakatulong sa iyo at pwede naman makatulong sa iba, pwede nyo rin i-share itong video natin. So muli ako nga pala si J. Kenneth Pestaño. Ito po ang JCap TV. Mabuhay kayo lahat.